Kailangang handa ng iyong pinakamahusay na strategy para malampasan mo ang mga hamon sa buhay. Dahil alam naman nating lahat, kahit anong oras, pwede tayong tamaan ng problema. Alam rin natin na ang buhay ng bawat isa ay may mga araw ng kagalakan at may mga araw na grabe ang mga struggles. Kaya't napakahalaga na huwag mong hayaan ang mga negatibong sitwasyon na ubusin ang iyong lakas. Ganito na ang buhay eh. Minsan umaahon, minsan lumalagpak. Kaya ito ang isa sa mga nagustuhan ko sa sinabi ni Tony Robbins na palagi ko pa rin iniisip hanggang ngayon. Every problem is a gift. Without problems, we would not grow. Tama nga naman, di ba? Kung walang problema, paano tayo matututo? Paano tayo uunlad? It's not easy to live a meaningful life. Yet, it's worth the hard work. Kaya't ngayon pa lang, huwag mong sayangin ang oras mo. Bawat minuto ay napakahalaga para sa iyong pagbabago. Hindi mo man mapipigilan ng mga hamon, hindi mo man yan makukontrol, talagang lalapit yan sa'yo. But know this, challenges are there to make you grow, to make you stronger, and to make you more experienced. Isipin mo na lang ang mga hamon na yon bilang nakatagong regalo na nangangailangan ng pagsisikap para malantad. Upang malampasan mo ang mga hamon sa buhay, simple lang, huwag mong takasan. Kailangan mo munang harapin ang mga ito. Sa makatwid, ang pinakamahusay na paraan ay alamin mo ang iyong mga problema at gawin mo ang lahat ng makakaya mo upang malutas ang mga problema mo. Madali mong malalaman kung umuusad ba ang buhay mo o nananatili lang ganyan. Paano ba natin malalaman na hindi na umuusad ang buhay mo? Kapag nawawalan ka na ng interes sa mga bagay-bagay, yun bang hindi ka na nasasabik sa mga pinagagawa mo? Wala nang nakakaakit ng iyong atensyon. Gaano man kaganda at kakulay ng iyong paligid, hindi mo ito makikita. Kung yan ang nararamdaman mo ngayon, ibig sabihin na hindi na tumatakbo ng maayos ang buhay mo. Para bang ang mga pangarap mo ay nakahold na at wala kang masyadong inaabangan, dapat buhayin mo ang iyong interes. Maghanap ka ulit ng mga bagay na bumubuhay sa mga interes mo. Dapat manatili kang curious para naman mabuksan ang isipan mo. Ano pa ang sign na hindi na tumatakbo ng maayos ang buhay mo? Yung nananatili ka na lang kung saan ka komportable. Kung nananatili ka lang kung saan ka komportable, talagang hindi uusad ang buhay mo. Kasi ano pang bagong matutunan mo sa buhay? Halos lahat familiar na sa'yo. May kasiguruhan na sa'yo. Let me ask you, why you don't want to step forward? Is it because it irritates you? Is it because it disturbs your muteness? Siguro iniisip mo lang, wala naman ako matutunan dyan. Bakit pa ako pupunta? At nandito ako para sabihin sa'yo na malaki ang matutunan mo sa labas ng iyong comfort zone. Out of comfort zone is the place when life starts. Yung comfort zone mo na yan, iwanan mo na yan. Ngunit bago mo iwanan yan, kailangan mong paalisin ang mga negatibong pag-iisip sa loob ng iyong puso't isip. Dahil yan ang dahilan kung bakit natatakot kang pumasok sa bagong yugto ng buhay. Kailangan mong ipasok sa isip mo ang positibong salita, positibong saloobin, para magbago ang pananaw mo sa buhay. Alam mo ba kung anong epekto ng negatibong pag-iisip? Ang iyong kalusugan lang naman. Ang mga negatibong emosyon ay sumasalamin sa iyong katawan. Your overall well-being and appearance show how unhealthy your eating habits are. And of course, your thoughts. Ano pa ang sign na hindi tumatakbo ng maayos ang buhay mo? Ang dami mong dahilan. Kesyo ganito, kesyo ganyan, wala ka nang ginagawang makabuluhan sa buhay. Kaya nandyan ka pa rin sa sitwasyon na yan. Palagi kang may dahilan sa bawat sitwasyon. At palagi kang takot. At wala kang kumpiyansa na salubungin ng iyong mga problema. What you allow will dominate. Excuses are real reason killers, so you need to find their origin. Find the real causes for that fear and hesitation. Always think of ways to solve problems, not to silence your conscience. Ano pa ang sign kung wala ka ng lakas? Weakness controls your body and soul. You can't feel energized or motivated to do activities. Parang gusto mo na lang magpahila sa ibang tao. Yan ang literal na pabigat. Sana hindi umabot sa punto na ganun na ang buhay mo. Ngayong alam mo na ang mga signs na hindi ka umuusad, punta tayo sa main topic natin. 7 strategies para maharap mo ng maayos ang mga hamon sa iyong buhay. Habang buhay pa tayo, palagi tayong susubukan ng panahon. Walang katapusan yan. Pagkatapos ng isang problema, may bago na namang problema. May panibagong hamon na naman. Kung paano malalampasan ang mga hamon sa buhay, ay nakasalalay sa kung ano ang gagawin mo. Kung naniniwala ka na ang bawat problema ay isang regalo, madali mo na silang durugin nang hindi nagpapanik. Pero kung ang tingin mo sa mga hamon ay mga malalaking hadlang, mas lalo kang matatakot na harapin sila. At ang takot mo na yan
ang magtutulak sa iyo na tumakas at huminto sa pagsulong. Napansin mo ba? Dalawang mindset ang punto ko dito. May positibong mindset at negatibong mindset. Nakasalalay sa iyo kung ano ang ginagawa mo. Unang strategy na gawin mo, mag-isip ka ng positibo. Choose positivity in every situation. Sanayin mo ang iyong isip na mag-isip ng tama. Ang isip ay sumusunod lang kung paano mo ito kinukontrol. Kung negatibo ang pinapakain mo dito, negatibo din ang makikita mo sa paligid. Positive thinking is a habit to develop and master. Oo, madali lang niyang sabihin, pero mahirap i-master ang isip natin. Minsan nga tayo pa ang nakukontrol ito eh. But here's the thing, life changes when you are determined to live on the bright side. Pangalawang strategy na gawin mo, palagi mong isipin na hindi lang ikaw ang may problema. Oo, isipin mo yan. Kasi marami na akong naririnig sa ibang tao, sa mga kaibigan ko. Sinasabi nila na parang sila lang daw ang may problema. May problema din ako sa buhay. Hindi porket minomotivate kita, ay wala na akong pagsubok. Tao tayo. Walang sino man ang nabubuhay sa ganap na kaginhawahan at kasiyahan. Apektado tayong lahat sa kahirapan ng buhay. Hindi lang tayo pareho ng problema. Yung iba ay namumroblema sa pinansyal. Yung iba may sakit na iniinda. Yung iba sa relasyon. Ang daming problema sa mundo. Mahirap ang buhay para sa lahat. Hindi porket may nakita kang tao na masaya sa social media, ay talagang masaya na siya. Hindi mo lang alam ang mga behind the scenes ng bawat isa. Huwag kang panghinaan ng loob. Lumaban ka pa rin kahit ang dami mang hamon sa buhay mo. Pangatlong strategy, isipin mo lang na regalo ang mga problema mo. Ika nga ni Tony Robbins, kung wala ang mga problema, hindi tayo aangat. Dahil ang mga problema natin ang makakapagbukas ng ating isip. Kung ang dami mong problema ngayon, huwag kang sumuko kaagad. Hindi mo naman alam kung ano mangyayari sa hinaharap mo, di ba? Pero sa kasamang palad, pinilit mong isipin ang mga bagay na hindi pa nangyayari. Nag-overthink ka. Hinuhulaan mo. Inuunahan mo. Yan ang dahilan kung bakit mas lalong bumibigat ang pakiramdam mo. Itatak mo ito sa kukote mo. Bawat problemang dumarating sa iyong buhay ay may dalang aral. Maniwala ka lang. Ilang problema na ba ang nasolusyonan mo? Ang dami na, di ba? May natutunan ka ba? Siyempre meron. Hindi ka ba natutuwa? Siyempre, natutuwa ka. Pang-apat na strategy, lawakan mo ang iyong pag-iisip. Mag-isip ka ng mabuti. Kasi isipin mo ito, ikaw lang ang umahadlang sa sarili mong buhay. Bakit? Dahil ikaw lang ang nagpapahintulot na manatili sa ganyang buhay. May opportunity, pero tinanggihan mo. May gusto kang negosyo, pero natatakot ka. O sino ngayon ang may gawa ng hadlang? Ikaw. Ikaw ang kumalaban sa sarili mo. Dapat pag-isipan mo mabuti yan. Gaano man kalaki ang problema mo, gaano man kahirap ang mga hamon mo, mas malakas ka pa rin. Kasama mo ang Diyos, tutulungan ka niya. Walang ibang tao makakapigil sa'yo. Ikaw lang. Kaya't mag-ingat ka sa mga pinagagawa mo. Kasi minsan, ikaw lang ang gumawa ng hadlang sa sarili mong daan. Panglimang strategy, humingi ka ng tulong. Kung hindi mo na kaya, walang masama kung humingi ka ng tulong. Minsan kailangan mo rin lunukin ang pride mo. May mentality kasi tayo na kaya ko itong mag-isa. Pero sa totoo, nahihirapan ka na. Sinasabi ko ito sa'yo kasi biblical ito eh. Basahin natin ang Kawikaan 12:15. Ang lakad ng mangmang ay tama sa paningin niya. Pero ang marunong ay tumatanggap ng payo. Kita mo yan? Ang taong hindi magpapatulong ay inihalin tulad ng Biblia sa taong mangmang. Kasi alam na alam ng Diyos na may mga bagay na mabigat sa atin. Sometimes God helps us by doing things Himself. And sometimes God helps us through other people. We must never be afraid to get wise counsel and to get help for big decisions from other people. Hindi ka nag-iisa sa mundong ito. May mga kaibigan ka. May pamilya ka. Ang daming matulungin sa paligid mo. Dapat bukas rin ang mga mata ng puso mo para makita mo na may natitira pang mababait na tao sa mundo. Stay close. And don't hide from those who give you love and care. Let them be there for you when you need help. Pang-anim na strategy, mapagpasalamat. Alam mo, siguro sa lahat ng pinakasimpleng bagay, ang pagpapasalamat ang nakakalimutan ng mga tao. Bakit ko nasabi? Sa bawat pagising mo sa umaga, ano ang ginawa mo? Hinahanap muna ang cellphone. Yun pa lang, minus points ka na kaagad. Hindi mo ba naisipang pasalamatan ng Diyos? Dahil sa panibagong buhay na naman? Dapat yan ang priority mo bawat umaga. Bigyan mo naman ng pansin ang mga biyaya na ipinagkaloob ng Diyos sa'yo. Practice gratitude every day. Count good things in your life
As you allow gratitude to overpower, your mind will reframe the overall situation, get a new aspect of the challenge, and a good way to overcome. Pangpitong strategy, uulitin ko na naman, huwag kang sumuko. Hanggat buhay ka pa, makakaya mo. May pag-asa pa, may pagkakataon ka pa. Malalabanan mo pa ang lahat. Kung gusto mo nang tumigil sa mga pinagagawa mo, at kung gusto mo nang sumuko sa mga hamon ng buhay, matatawag mo na ang sarili mo na talunan. Pero alam kong hindi ka talunan. Alam ko na gusto mong lumaban. Nararamdaman ko eh. We are all connected. I can feel it from here. Kung nabigo ka man sa mga plano mo, hindi ka talunan. Natural lang yan. Kung hindi mo na itama ang mga mali mo, hindi ka talunan. Pruweba lang yan na sinubukan mo. Ang pagpupursige sa kabila ng kabiguan ay isang bagay na dapat mong ipagmalaki. Dapat matuwa ka pa. Tanggapin mo na lang na hindi natin maiiwasan ng mga problema. Upang malampasan mo ang mga hamon sa buhay, kailangan mo ng malupitang pagsusumikap at higpitan mo ang pagkapit sa Diyos. Huwag mong kalimutan ang source ng lahat, ang Diyos. Huwag mo rin kalimutan na hindi ka nag-iisa. May mga taong malalapitan mo kung nangangailangan ka. At alam kong matatag ka at alam kong malalampasan mo ang anumang pagsubok na iyong kinakaharap hanggat naniniwala kang kaya mo.